So ayan guys, no? So click lang natin yung chest. And then makikita na natin kung ano yung nakuha nating reward sa chest, no? So ayan guys, nakakuha tayo ng 20 archer. So So what's up mga ka-hunters, welcome back to our channel, NFT Kills here, at sa araw na ito ay magre-review tayo ng isa na namang panibagong free-to-play na NFT game. So kung bago ka pa lang sa channel na to at gusto mo naman itong klaseng content, so huwag kaligtaan guys na mag-subscribe, pakihit ng notification button at pakilike na rin ng ating video para lagi kayong updated sa mga video na ating ilalabas sa channel na to. At disclaimer lang, this video is not a financial advice, this is for educational purpose only, at saka guys, only invest what you can afford to lose and do your research always. So ayun na nga guys, no, ang i-review natin ngayong araw na to ay itong Age of Battles. So yung Age of Battles guys ay under siya ng Polygon Network. So it is a free-to-play NFT game. So yung konsepto ng game guys is kagaya lang din ng Champion Strike, no? So sa mga nakapanood na ng ating video patungkol sa Champion Strike, so meron na kayong idea kung ano yung gameplay ng game. So kagayang-kagaya lang din talaga sila ng Champion Strike. So as you can see guys, nandito tayo ngayon sa website, no? So titingnan natin, papasadahan kung anong meron dito at kung paano din ba tayo kikita sa game na to, no? So ayan, the real play and earn experience. So a free-to-play mobile game. So yun na nga guys, no? So downloadable na yung kanilang open beta dito sa website nila guys. At huwag kayong mag-alala, nandiyan naman yung link sa description, no? Pwede nyo rin bisitahin yung website nila at pag-aralan bago lalabas yung kanilang full version. So as of now, pwede na natin ma-access yung open beta. So dito naman guys, no, about sa game. So yung Age of Battles is a fantasy world full of exciting and powerful of characters. So it is the first in series of interconnected metaverse games created by Firebyte Games. So yun nga guys, so yung nag-create daw ng game na to ay ang Firebyte, at hindi lang ito yung kanilang planong ilabas, kasi nga meron pa silang ilalabas na mga games which is connected lang din nitong Age of Battle. So ayan. So the series will include multiple games with the same level of asset across the whole metaverse. So yun na nga guys. So yung features naman guys, meron silang tatlong klase ng features dito. Yung battle, earn, at trade. So sa battle guys, is kailangan nating i-complete ito, no, sa PvP. So makaka-receive tayo ng reward, no, kapag mananalo tayo. At habang itong sa earn naman guys, ay makaka-receive tayo ng reward NFTs, no, from the battle pass. So ito yung kaibahan niya sa PvP, kasi nga sa PvP guys, yung makukuha lang natin doon ay hindi siya NFT at hindi din yung token na pwede nating exchange into other cryptocurrency. Pero pag dito sa battle pass guys, ay possible daw na makakuha tayo ng NFT characters at saka token. So sa trade naman guys, so dito natin ititrade yung mga nakuha nating NFT, no? At saka pwede din tayong bumili doon, no, ng mga NFT na gusto natin para mas lumakas pang lalo yung ating team. So ayan. So sa gameplay naman guys, makikita natin dito yung graphics. So ano yung itsura niya kapag lalaruin na natin. So mamaya is madidiscover natin yan, kasi nga pupuntahan natin yung pinaka-gameplay niya, no? So hindi na natin yan titingnan pa. So meron din sila dito mga intro guys, no? How to play. So yung introduction nila is past the intro tutorial. So ayan. So pwede nyo na itong basahin guys, no? At pag-aralan, no? Kung anong kung paano natin lalaruin yung game. So dito din guys sa baba ay makikita natin yung team nila. So Folidocs na to guys. So makikita natin yung mga pictures, yung mga pagmumuka nila, at saka yung name at position nila sa team nila, no? So ayan. So sa roadmap naman guys, pwede nyo rin itong pag-aralan, no? So hindi ko na to i-assign kasi medyo mataas ito. Kasi hanggang 2025 na roadmap plan nila to, no? So ayan, magpa-pass na tayo. So pwede din tayo mag-subscribe guys, no, sa kanilang website for us na maging updated sa mga
paparating pa nilang updates patungkol sa game. At nandito din yung mga partners sila, guys. So, nandyan yung Polygon kasi nga under sila ng Polygon Blockchain at saka SpinTap at Indie. So, ayan. At pwede nyo rin silang i-follow, guys, sa mga socials nila kasi meron silang Module at saka Twitter at Telegram. So, yan lang naman ang nandito sa website nila. At ngayon naman ay pupuntahan natin yung game. So, ayan, guys. Nakapasok na tayo sa kanilang game. So, nakakreate na rin tayo ng account, no? So, natapos na natin yung tutorial. So, kapag mag-create kayo ng account at i-download nyo tong game, so, dadaan pa kayo sa tutorial. So, hindi ko na yan magpapakita sa inyo, guys. Kasi nga, natapos ko na yon. So, dito, guys, i-share ko lang sa inyo yung interface nila, no? So, ito yung interface ng game. So, meron dito, guys, yung battle, which is, pupunta tayo sa gameplay niya. So, mamaya, ipapakita ko yan sa inyo. At sa taas naman na part, ay makikita natin yung level natin at yung kailangan nating experience para mag-level up. At nandyan din yung gold token natin at diamond, no? At saka, nandyan din yung profile natin. So, sa profile, guys, so, hindi natin yan makiklik, no? So, wala tayong makikita dyan. At sa baba niya, ay nandito yung leaderboard at saka itong town quiz. So, yung kagandahan dyan, guys, kapag natapos mo tong quiz sa town, ay makakapunta ka dito sa battle pass, no? So, ayan. So, kapag nag-level ka or nag-level up ka sa battle pass, so ito yung marireceive mo. So, kapag na-release na yung pinaka-game niya, guys, no, which is yung full version, yung makukuha nating reward dito ay puro NFT na at saka token, which is pwede nating ma-exchange at pwede nating mabenta sa kanilang marketplace, no? So, ayan. So, dito naman, guys, sa baba, so meron tayo dyang apat na chest slot. So, na-open ko na yung dalawang chest na nakuha natin sa paglalaro. At meron pa tayong natitirang dalawang chest na i-open. So, ngayon is itatry natin i-open to, guys, no? Yung itong isang chest na nakuha natin. So, click lang natin yan. So, ayan, guys, no? So, click lang natin yung chest. And then, makikita na natin kung ano yung nakuha nating reward sa chest, no? So, ayan, guys, nakakuha tayo ng 20 Archer. So, at saka itong Imp, no? So, 20 Imp. So, ayan. So, yan yung mga nakuha natin, guys, no? Sa pag-open natin sa ating chest. So, ngayon is pwede na natin itong tap to unlock and then unlock. So, 3 hours pa natin to siya ma-open, guys, no? So, hihintayin lang natin yan bago ulit natin ma-open. So, dito sa baba, guys, na interface is makikita natin meron tayo ditong store. So, yan, yung mga available na binibenta dito sa store is itong magical chest, item chest, at hero chest. So, kailangan natin dito ng diamond, guys, no? So, sa baba naman, ay nagbibenta din sila dito ng gold. So, kung gusto natin bumili ng gold, nandito lang din yan sa kanilang store. So, wala pang mga characters or mga warriors dito, guys, no, na nakapaskill kasi nga, beta pa lang. So, hindi pa to fully created or hindi pa fully functional yung kanilang game, no? So, yan. So, dito naman, guys, itong card. So, pag i-click natin yan, mapupunta tayo dito sa ating mga warriors or ito yung ating battle deck, no? Kung saan makikita natin yung mga hero, warriors, at yung mga spells na pwede natin gamitin sa game. At saka, dito naman, guys, yung find a hero. So, hindi pa siya ma-open, no? So, kailangan pa nating hintayin yung update nila patungkol dito. At saka, meron na ding mga guild, guys, no? So, pwede tayong sumali dito or mag-create ng guild. So, yan. So, balikan natin dito, guys, no? Sa home nila. So, itatry natin yung gameplay. So, yung gagawin lang natin is kiklik natin tong battle. So, maghihintay lang tayo, guys, ng ilang segundo kasi nga, mabilis lang din naman itong match up na gagawin nila, no? Para makapaglaro tayo with different persons, no? All around the world. Kasi yun naman yung nakalagay sa description ng website nila. So, yun din yung lalabas dito, no? So, hintay-hintay na. So, ayun, guys, nakahanap na tayo ng kalaban. So, player. So, makikita nyo, meron tayo dito mga hero at saka yung mga card natin, no? So, pwede natin yung magamit. So, yung gagawin natin, guys, is ikiklik lang natin tong card and then idadrag at ilalagay dyan. So, ayan.
So pwede na siyang umatake, no? So lagyan lang ulit natin. So ayan guys, no? So lagyan lang natin hanggang sa umabot pa tong mana natin, no, sa kailangan natin para makabili or makakuha ng hero. So yan, so click lang natin yan. So ganyan lang kadali or ka-basic yung gameplay niya, guys. So kagaya lang talaga siya ng Champion Strike, kasi sa Champion Strike meron din tatlong tower, tapos merong mga cards, character na gagamitin, no, para manalo. So ganyan lang din yung nandito. So makikita nyo naman, no. So kung gusto nyo naman ganitong klase ng mga game, so pwede nyo puntahan yung website. Uulitin ko, guys, kasi nandyan lang din naman siya sa link or sa description yung link, guys. So nandyan lang. So pwede nyo na siyang tingnan at i-download, no. So yun lang naman, guys, sa bagong game na to. So yun lang yung ma-share ko. So I hope na may natutunan kayo patungkol sa bagong NFT na na-discovery natin. At I hope na mapag-aralan nyo, at kung nalabas naman talaga yung pinaka main game niya or yung full version ng game, I hope na madali na lang sa inyo, no, laruin, kasi nga meron na kayong experience at napag-aralan nyo na yung game na to. So yun lang, guys. I hope to see you next video, guys, no. Sana makita ko pa kayo na mag-like at saka mag-view sa ating video. So yun lang, guys. Salamat sa panonood, and see you in our next video. Thank you and God bless.